Hello, mga miyawis and mga miyawadis. Good morning, good afternoon, and good evening. So, dinala ko yung tatlong kitten, si Bubbles, Buttercup, and si Blossom dito sa bahay. And tingnan niyo naman, actually binigay ko siya kay Hilda, pero tingnan niyo kung nasan si Hilda. Ayan si Hilda. Nagtatago ang bakla. Ano Hilda? Ito naman si Alice, inaamoy-amoy nila ang mga babies. Ito si Hermes, mga bagong rescue to. Itong si Hermes, na-rescue to last year. Soon, kakapunin na sila. And then, andito si Darcy, ayan natulog. Gising na pala. Si Batman. Why? Kasi ang mga lalaki, they prey on small creatures, including newborn kittens. It happened to us with Flash, isa sa aming adult cat. And every time na ilalagay namin sa isang place yung newborn kitten, talagang tinatry niya mag-sneak in to check the kitten and then kill them. So, may mga times na, you know, several times, nagkakaroon siya ng opportunity to sneak in, makapagtago para talagang atakihin yung newborn kitten kahit nakatago na sila or kahit nasa isang room lang sila. But then, na-realize namin na talagang may mga ganun talagang mga pusa. And so, we have to be very mindful about cats, especially kung mga lalaki sila. Kasi nga, di ba, we know naman that cats are, they're like predators, di ba? And kahit maliit sa kanila, isipin nila kalaban or isipin nila na dapat patayin. So, talagang kailangan yung ingatan sila. So, ayan, yung kanilang mommy, si Baneneng, naghanap ng trabaho and so walang ibang magpapadede. Nagpadede na ako kanina nung nasa kabilang bahay ako nung kumain ako doon. So ang gagawin ko na lang ngayon is napatay ko na rin sila, napawiwi ko na rin sila and mamaya after 2 hours papadedein ko ulit sila ng milk. And ganun, lagi ang gagawin ninyo mga miyawis at mga miyawis. Bago kayo magpakain or magpadede ng gatas, i-ano nyo na, stimulate din ang kanilang genitals, ang kanilang mga pem-pem, para po makaihi sila at para tumayas sila. Para naman, pag pinakain nyo na sila, may bago na naman silang ilalagay sa kanilang panto o sa kanilang intestine, di ba? So, ganun ang better na approach. Paihiin muna, and then, after umihi, saka painumin. And then, ganun ulit, same drill, kapag kainin mo na sila or papalide mo na sila, paihiinom mo na ulit. Kasi for sure, marami nang nakastock dyan sa kanilang bladder na ihi. Yan o. Sobrang kulit na nito. As in, gutumin din siya. Oh, sure. Yan. Gaya ng sabi ko po tungkol sa paglilinis, make sure na maligamgam na tubig and do it very quick. Kasi ang maligamgam na tubig, kahit the moment na ipunas mo yan, lalamig agad yan sa katawan. So, dapat meron kang wet and meron kang dry
na pampunas para naman madali mong mapupunasan yung kanilang katawan at para hindi sila lamigin. And then, as far as their place is concerned, put them in a cage or sa karton kasi mas mainit ang karton eh. Tapos, kaya kung papansin nyo, di ba, yung mga mommy cats, dinadala sila sa karton. Ganon. Kasi mas mainit po ang karton kumpara sa metal, kumpara sa cage. And then, lagyan nyo na rin ng tela. Bakit? Para they feel comfortable. And at the same time, kung umihiman sila, ma-absorb ng tela yung wiwi nila. And, ano pa? Make sure to check yung tela kung may mga langgam para mapalitan nyo agad. Kasi pag hindi nyo pinalitan yan, dahil nga umihi sila or pumupo sila sa tela, lalanggamin yan and most likely, yung mga langgam aatakihin din sila. So, ganyan. So, currently, isa na lang yung ano, nag-iingay. And then, the rest, yung dalawa, ayan, nagre-relax na. Ayan na sila, oh. Pahinga na. Gusto lang talaga nilang ano, actually, gusto lang talaga nilang lumabas sa kanilang kulungan, sa kanilang karton. Kasi nga, parang feeling nila walang masyadong nakikita, walang masyadong na tatakbuhan. And now, minto na sila ng pag-iingay. So, tandaan nyo, yummies and yowdies, pag newborn kitten, or kittens, every time na umiiyak yan, may reason. Okay? So, either nagugutom sila, or natatay sila, or naihihi sila. So, do something about it, no? Kasi hindi pa pwedeng hayaan mo lang siya. Pero, the moment naman na after mo silang pakainin, after mo silang punasan, paihiin, papupuin, yung punasan, put them in a place na secured and very comfortable para naman mas makapag-relax sila at makatulog sila. Ano, bebe? Siya umiiyak pa din. Samantalang yung dalawa niyang kapatid, tulog na. Tulog na. Ayan. So, yung mga pusa na nandirito, ayan si ano, Lolita. Tinong si Lolita. Si Lolita. Hello, Lolita. Tago si Lolita. Natago siya. Para siyang ano, nagpapanik, nag-aaligaga siya sa mga bata. So, always be mindful kapag may mga malalaking pusa, dapat make sure na hindi sila aggressive. Malalaman mo kung aggressive yun kapag gumagalang-galang sila. Pero, hindi lang yun, kasi kagaya ni Flash, hindi mo sila kakakitaan ng pagka-inis. Kakatay na lang kagad nila yung pusa. Most of the time, nangyayari yan kapag yung male cat ang nakakita sa mga maliliit na pusa. So, always make sure na i-secure nyo yung mga newborn kittens. Okay? Maraming salamat po sa mga nagbigay ng inyong orders. Okay? Sa Shopee. Sa mga hindi pa po, habol pa po kayo. Just go to Cats of Antipolo. Tanapin nyo lang po yung Cats of Antipolo doon. Mas marami pa po tayong i-launch soon na products like yung mga toys para sa inyong mga cats. I'm excited. I-demo ko siya sa inyo para makita nyo na effective siya. So, if effective siya sa amin, most likely magiging effective din siya sa inyo. Sa inyo ng mga cats. I hope you learned something today. Don't forget to click the notification bell for more updates. And also, don't forget to always check our Shopee page, our Shopee account. It's Cats of Antipolo. And you can just check the products that you think are suitable for you and your kids. Thank you so much, mga meowies and mga meowies. Have a great and lovely day. Bye for now. No.